Yes, good afternoon po. Good afternoon. Prof, yung tungkol po dito sa po, yung sa sinabi ni President Duterte kagabi or isang araw yata na may presidential role daw po na involved sa paggamit ng cocaine. Pwede po bang mahingi yung reaction niyo dito at sino po kaya yung pinatutungkulan niya dito? Nabalita nga na ang ating pangulo ay nagbanggit ng malakas na statement tungkol sa isang tumatakbo o kandidatong pangulo ay user ng cocaine, no? Eh parang sinasabi involved sa drugs or involved sa narco politics ito, no? Kaya ito isang malaking paratang ng ating pangulo. Mapapaisip ka kung sino, ilan lang naman ang kandidato na masasabi nating major candidate. No, mahirap sabihin kung sino, so mapapaisip na lang sino ba ito. Baka sa mga susunod na araw ilalabas ng ating pangulo itong pangalan ito or bibigyan niya ng description or clarity. Magandang balikan siguro ang mga history ng mga iba't ibang kandidato, sino kaya sa kanila ang may kasaysayan na gumagamit ng droga. Pag gumagamit ng droga, sabihin nun ay mahilig lamang sa kasiyahan o pagpa-party, no? Or baka talagang malalim o user, no? Kaya nakakatakot itong akusasyon ng ating pangulo. Sana man ay bigyan niya ng linaw at identification. Kung sa kaalyado ng pangulo, ano yung magiging implikasyon nito? At kung sa opposition po naman, ano po yung magiging implikasyon nito? Klaro kasi ang opposition, eh, di ba? Si VP Lenny Robredo, ay hindi kilala o walang balitang gumagamit ng droga. Ito naman sa issue ng mga tiyatawag nilang alternative candidates. Diba ayaw nilang tawagin silang oposisyon. Senator Ping Lacson, parang kagulat-gulat naman kung kasabihin gumagamit siya ng droga or si Isko Moreno, hindi rin naman nababalita yun. Pero yung konsepto kasi ng cocaine, ibig sabihin nun ay may pera. Hindi siya shabu na pang mahirap, sabi nga nila, o ibang cocaine. Ano kaya, sinong pinararatangan ng Pangulo? Sino ang may pera na gumagamit ng ganitong klaseng droga na pang mayaman? Alam naman natin ang ating Pangulo ay minsan hindi natin napipigilan kung ano yung nasa loob niya. O minsan, kung ano yung intel, di ba? Mahilig siya magbanggit ng galing sa intel o mga report na naririnig niya. Kaya kahit I think kabinete, masanay na tayo, lapas limang taon na to, mag-aanim na taon na hindi mo pipigilan ng Pangulo pag naniniwala siyang may nakuha siyang informasyon or intelligence na nais niyang parating sa taong bayan. Kaya nung narinig ko nga to ay may rason. Ang nga lang, kailangan manggitin. May kaugnayan po kaya ito, Prof, doon sa hindi pagiging pagpili o hindi pagiging naging presidentiable ni Mayor Sara? Mukhang patuloy na nagtatampo ang Pangulo tungkol dyan, pero malaking paratang o rakasasyon ito. Pero lahat ito ngayon ay tanggapin natin na nasa panahon na tayo ng politika, eleksyon, makakarinig tayo ng mga batuhan o ng negatibo. Kaingat din tayo sa sino paniniwalaan natin, pero kung may base, may pruweba, eh, mas magandang magkalinaw para malaman natin. Kasi pipili tayo ng Pangulo ng ating bansa. At this past 5.5 years, pinapakita sa atin ng pamahalaang Duterte na importante itong war on drugs. So sana naman, kung meron talagang ganitong kandidato, malaman natin. No? At panagutin. Hindi nararapat ang mga ganitong kandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Sana sa mga susunod na panahon o araw, magbigay liwanag ang Pangulo. Kasi napakaklaro na may binanggit siya, nag-akusa siya, at saka isang droga nga. Sabi ko na parang may patama ka sa cocaine. Ito ay naiibang droga. Hindi ilan lamang ang naka-afford ng ganitong klaseng droga.